We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build, build and build. Ang Panguil Bay Bridge na magkokonekta sa bayan ng Tubod, Lanao del Norte sa Tangub City sa Misamis Occidental, ay ini-expect na magbubukas sa Desyembre taong 2023 na binabawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng dalawang puntos mula sa higit sa isang oras hanggang 10 minuto lamang. Kapag nakumpleto, ang 3.7 kilometrong haba na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong peso ang magiging pinakamahabang tulay sa Mindanao, mas mahaba ng halos 1.5 kilometro kaysa sa iconic na San Juanico Bridge na sumasaklaw sa 2.2 kilometrong San Juanico Strait sa pagitan ng mga isla ng Samar at Leyte. Si Misamis Occidental Governor Philip Tan, Tangub City Mayor Jennifer Tan, asawa ng Gobernador, Department of Public Works and Highways Engineers at South Korean Engineers ay binigyan ng paliwanag ang mga opisyal ng Mindanao Development Authority tungkol sa katayuan ng proyekto sa pagbisita sa lugar. Sinabi ni Gobernador Tan na nagsimula na ang actual na construction sa tulay, 2 taon matapos na pamunuan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang seremonya ng groundbreaking noong 2018 at 5 taon matapos ang paglagda sa kasunduan sa utang sa pagitan ng pamahalaang Pilipinas at ng pamahalaang South Korea. Ang Exim Bank ng South Korea ay nagbigay ng 6 na bilyong piso na pondo para sa proyekto na may katapat na pamahalaang Pilipinas na higit sa 1 na bilyong piso. Ang 2-lane 3.7-kilometer extra-dosed type na tulay ay magpapapaikli sa oras ng paglalakbay sa pagitan ng mga lalawigan ng Lanao del Norte at Misamis Occidental mula halos 2 oras hanggang 10 minuto lamang. Sa kasalukuyan, ang mga sasakyan ay maaaring tumawid sa Panguil Bay gamit ang mga serbisyo sa lansya mula sa Mukas patungong Misamis City na tatagal ng halos 45 minuto o tumagal sa mahabang ruta sa pamamagitan ng Zamboanga del Sur na tatagal ng 1.5 hanggang 2 oras. Sinabi ni Tangub City Mayor Jennifer Tan na ang pagbubukas ng tulay ay inaasahang magpapalakas ng mga gawaing pang-ekonomiya hindi lamang sa lungsod ngunit sa buong lalawigan ng Misamis Occidental. Ang mga inhinyero ng South Korea na kumakatawan sa mga kumpanya ng construction ng South Korea na kasangkot sa proyekto ay nagsabi na ang tulay ay dinisenyo gamit ang pinakamodernong teknolohiya na may kasamang mga programa para sa pangangalaga sa kapaligiran upang maiwasan ang pagkatahimik sa bay. Ang Panguil Bay Bridge ay isa sa mga pangunahing proyekto sa infrastruktura ng gobyerno sa Mindanao na nakita upang mapalakas ang ekonomiya ng rehiyon. Kapag nakumpleto, ang Panguil Bay Bridge ay magiging pinakamahabang tulay sa bansa. Ang P3.375 bilyong mega tulay na proyekto ay kasama sa punong proyekto ng infrastruktura ng Administrasyong Pangulong Rodrigo Duterte at inaasahang gagamitin din ng libu-libong manggagawa sa oras na magsimula ang mga gawaing sibil, aniya. Sinabi ni Secretary Villar na ang Panguil Bay Bridge ay isang pagsasakatuparan ng pangako ng Pangulo na higit na konektado ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbuo ng isang mega bridge na magbibigay ng maginhawang paglalakbay sa isla sa archipelagicong topography ng Hilagang Mindanao. Ang pagpapatakbo ng DPWH Unified Project Management Office Operations ay mabilis na pagsubaybay sa pagsasagawa ng pagsisiyasat sa geotechnical upang makakuha ng kinakailangang data para sa disenyo ng tulay na magkokonekta sa Tangub City, Misamis Occidental at Tubod, Lanao del Norte, sabi ni Villar. Halos 23 borehole test analysis mula sa 45 geotechnical na pagsubok ang kinakailangan upang maisagawa upang matiyak ang maaasahang sanggunian para sa huling disenyo ng Panguil Bay Bridge. Sa pamamagitan ng Panguil Bay Bridge, ang paglalakbay sa lupa sa pagitan ng Tangub City, Misamis Occidental at Munisipal ng Tubod, inaasahang mabawasan ang Lanao del Norte mula sa 2:30 oras hanggang 7 minuto lamang.